Hello! Nakuha yan! Iniwan na ako dahil sa kaka-video ko na kung ano-ano. Pero ang isi-share ko today ay ang steps how I made it to Germany through language visa. So, tara po! Let's go! 3 years ago, nagplana kami ng friend kong si Rodan na based in Germany. Siya at ang kanyang German husband ang tumulong sa akin since day one. Nag-research kami together, ganun, tapos brainstorming kahit wala naman kaming brain. And then, nag-enroll ako sa online class for Deutsch course A1. Actually, hindi kailangan ng formal language course. Kahit nga through YouTube or Google, pwede kayo mag-aral. Basta kaya nyong ipasa yung exam. Pero in my case, dahil working ako at para ma-force ako to study, nag-enroll na lang ako. Tsaka ang aim ko kasi talaga, isang take lang. Kasi mahal din yung registration fee sa Guti Institute kayo. Tapos, I prepared in silence. Bukod sa family, si Kabsatiska, si Attorney Emelo at si Ate Angie lang muna pinagsabihan ko. Shoutout sa inyo! Hi! And of course, I uttered a lot of prayers. At saka sabi ko kay God, Lord, pag bumasa po ako sa A1 exam, sign na po yun, natutuloy na talaga ako sa Germany. Maisingit lang, si Attorney Emelo, tinuturuan niya ako dyan paano uminom ng beer. So next, kinuhanan na ako ni Roda at ng husband niya ng formal obligation na ang purpose ay sila yung mag-sponsor sa akin sa stay ko sa Germany. O, ang bait nila talaga, diba? Thanks God! At pag may formal obligation ka, no need to put up a black account or yung spare konto na tinatawag. Ganyan ang itsura at kinukuha yan sa local immigration dito sa Germany. Tapos, sinend lang nila sa akin yan via email. No need para dun sa hard copy mismo. Ayan, nung may formal obligation na ako at ready na ako mag-take ng A1 exam, nag-register na ako sa Guti Institute Makati. Online lang ang registration. Magbasa lang tayo ng mabuti dun sa website nila. Actually, nagtuturo din ng Guti Institute ng A1 to C2 German lessons. Pero yun lang, para sa akin kasi pricey. Tapos, ang binayaran ko na registration fee para sa exam, yung A1 exam, ay 7,000 pesos. Mas mura kapag yung mga estudyante nila doon, yung tinatawag nila mga internal, ang bayad lang yata ay 5,500 ganern. And then, in this video, I just wanna show you how their website looks like at saka konting idea how the online application goes at saka na uubusan na rin po kasi ako nang sasabihin. Kaya just watch na lang please. Basta magbasa lang po tayo ng mabuti. Be sure sa lahat ng details na ikiklik at saka sa mga details na i-feed in. Tapos, makaka-receive na kayo ng email from the Guti Institute on how to pay the registration fee. And then, pag nakabayad na kayo, makaka-receive kayo ng confirmation plus mga instruction kung paano yung pag-take ng exam. Siyempre, habang inaantay mo yung date of exam, mag-review. Kaya nga ang another tip natin, mag-reviewing mabuti. Kasi po, hindi easy yung A1 exam. Maraming bumabagsak doon. Tapos ayan nga o, tignan nyo, ginawan pa ako ng reviewer ng friend kong si Roda. So supportive talaga, diba? At ginamit ko yan dun sa speaking aspect ng examination. A week before, nung exam ko sa Guti Institute, sinurvey na namin ng husband ko yung place. Kasi hindi kami taga Manila, so baka maligaw ako. Kaya tinignan namin, hinanap na namin kung nasaan sa Makati ang Guti. Hindi talaga maitago ang mantika sa mukha ko. O-M-G! Nung nag-take ako ng exam, nag-hotel ako. Walking distance lang kasi ayoko malate dahil mahigpit sila. 1 minute lang daw na malate ka, hindi ka na papapasukin. So, ayan. Alam nyo ba, nakakatuwa kasi after ko mag-take ng exam, nag-check na ako kaagad ng email kasi baka may resulta na. Super excited ako. And after 5 days, nakareceive na nga ako ng email.
Kaya another tip, prayers. Sa pamagitan ng prayers, ayan, diba, nakapasa ako with flying colors. Tapos, pinadala nila sa akin through LBC yung hard copy ng certificate and it looks like that. But without the stickers ha, tinakpan ko lang po yung mga confidential. As soon as na-receive ko yung certificate ko from Goethe Institute, nag-set na ako ng appointment sa German Embassy. Ayun ulit, nagbasa lang ako ng mabuti dun sa website nila. Punta lang kayo dun sa visa section. Tapos basa-basa, ganyan. Mas maganda rin kasi kung every detail alam natin kapag nag-a-apply tayo. Yung language visa ay under German National Long-Time Visa. At under siya sa education. And then, i-click lang yung visa for a language course in Germany. Lalabas lahat dyan yung required documents na kailangang isubmit sa embassy. Be sure na bago kayo magpunta sa date of appointment ninyo, kumpleto lahat ng documents ninyo at yung pagkakasunod-sunod ay kung papano yung nasa website. Noong ako, nilagyan ko pa ng tab para ma-identify each document. Dalhin nyo yung mga original documents plus 2 photocopy of each document. Ay, bakit parang bigla tayong sobrang seryoso? Okay, sige, let's continue. Nung date ng appointment ko, may nakasabay ako kinagagalitan nung staff sa embassy kasi hindi sila makasagot ng mabuti at saka hindi kumpleto yung documents nila. At hindi yan fake news sa real life story. Kaya tips ulit, bago kayo magpunta sa embassy, siguraduhin nyo na complete ang requirements nyo at naka-arrange yun based dun sa listing nila sa website nila. Nung ako naman ang in-interview sa awa ng Diyos, mabait siya sa akin kasi siguro dahil complete ang documents at maganda yung presentation. Additional pala, kailangan nyo rin ng insurance at kinuhanan din ako ng friend ko dito sa Germany. At ang insurance provider ko, ayan, si Hense Merko. I don't know how to pronounce it properly, basta ganun. At heto na, submission na ng documents at interview. Sobrang kinakabahan ako noon pero prayers lang naman talaga ang aking sandata. Parang wala namang dress code pero nung ako nag-business attire ako, para kagalang-galang naman, 'di ba? At saka sabi nga nila, 'di ba, first impression lasts. At heto na, pinakihihintay natin, dumating na yung visa ko, approve. Mapapaawit ka talaga kasi nga ang bait-bait ni Lord. Nung na-receive ko na yung visa ko, nagpaalam na ako sa office. Nakakalungkot din kasi for sure mamimiss ko sila, pero ito na yun. Though I'm not sure kung mamimiss din nila ako, charot. Charan! Presenting my colleagues and bosses sa Department of Agrarian Reform, Tarlac Provincial Office, I'm gonna miss you all. At shout out sa Legal Services Division, the Rea Family, and Coral Group. I'm gonna miss you all. And heto na! I finally made it to Germany! O diba, ang saya-saya po namin dyan kasi nag-work out lahat ng aming pinagpaguran. For any katanungan po, you can write your question in the comment section below. Ayan, super happy ang mga lola! Thanks for watching. See you again and God bless. Bye.